Magandang araw po mga homebodies. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa house maintenance. Ipapakita ko po sa inyo kung paano alisin ang lumang caulk na nasa sink at papalitan ng bago. Pag-uusapan din natin kung paano mamili ng caulk for the right application. Kung nagustuhan po niyo ang video na to, maaari lang na i-like kami at i-follow sa Facebook. At mag-subscribe sa YouTube. Huwag kalimutang i-hit ang notification button para ma-alert kayo sa mga susunod na videos. Kailangan na namin palitan yung caulk na nasa sink kasi nag-crack na yung ibang parte at yung mga stain ayaw na maalis. Ang unang gagawin ay pumili ng caulk ayon sa kailangan ng project. Ang kailangan para sa project ko ay yung para sa kitchen and bath. Nagkakatalo ang iba-ibang klaseng caulk ayon sa traits. May diferensya din sa presyo according to cure time. Piliin din yung easy cleanup. Puti ang gagamitin sa ating project. Unang tool na gagamitin natin ay caulk gun. Kailangan ng scraper. Ang magandang piliin ay yung non-metallic para hindi mag-iwan ng black marks sa sink. Kailangan din ng utility knife. Siguraduhin tuyo at malinis yung paglalagyan ng caulk. Takpan ng drain para walang mahulog na bagay-bagay. Pwede na tayo mag-upisa. Ang unang gagawin ay alisin ang lumang caulk gamit ang utility knife at scraper. Gumamit ng brush para mas maging malinis ang paglalagyan ng bagong caulk. Maghanda ng tubig sa lalagyanan. Gagamitin dito pang smooth ng caulk. Maghanda ng pampunas sa excess na caulk. Sunod, ilalagay ang caulking tube sa caulking gun. Piliin ang tamang kapal ng bead ayon sa kailangan. Putulin ang tip ng caulking tube. Depende sa kailangan mong kapal ng bead. Okay, application na tayo. Ang suggestion ng nakakarami ay maglagay ng tape para protektahan yung areas na ayaw malagyan ng caulk. Ang hindi maganda sa paggamit ng tape ay yung edges hindi smooth. Pwedeng gamitin yung applicator side ng scraper. Kaya nga lang, nag-iiwan din siya ng rough edge. Para sa akin, mas gusto ko na lang na diretsyong i-apply yung caulking sa surface. Basain ang daliri at i-smooth ang corner. Tapusin ang lahat ng corners. Ganito po ang itsura ng kumpletong project. Kung nagustuhan po niyo ang video na to, maaari lang na i-like kami at i-follow sa Facebook. At mag-subscribe sa YouTube. Huwag kalimutang i-hit ang notification button para ma-alert kayo sa mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.